Kasi parang iniisip nila, ay, isa tong anak, ano to, spoil to, ganyan. Pero hindi, Oh. eh, hindi. Hindi talaga ganun. Kasi parang pinalaki ako ng parents ko na kung ano yung meron dyan, kung ano yung meron tayo dito, yun lang muna sa ngayon. Kung if you want other things, you have to work for it. Welcome to Peaceabilities here in CBRC.tv. I'm your host, Armand Benko of the Kalaiko Foundation and KSK SMP Co-ops. Millennials, yung mga pinanganak ng 1980 to 1994, 95, mga ganyan. Yung mga age 26 to 40, 41 years old. Rightly or not, unfair or hindi, lalo na prior to the pandemic, millennials often are stereotyped as those feeling entitled or privileged and unprepared for the real world. With more than a year of pandemic, ganito pa rin kaya ba ang mga millennials? We have in the show today a millennial. She will help us get to understand their generation, their view about the times now, and more so, as our episode title says, we will discuss millennials and their money. Millennial money. Let us welcome to the show a millennial, Miss Mika Rosal. Mika, welcome to the show. Hi, good evening po, Sir Armand and the rest of the viewers. Good evening. Kilalanin natin mabuti a millennial or Mika, not just as a binibining ng Pilipinas candidate, but as a millennial and as kung paano ang pananaw niya sa mga bagay-bagay tungkol sa pera before the pandemic and ngayon while in the pandemic. Paano lumalaki ang dalaginding, ha? Isang bata sa probinsya, lalo na sa Batangas. Ma-malls na sa inyo, marami na malls. May mga high-rise building na ba? Ngayon po, madami na. May mga malls na dito sa Lemery. Madami na din na mga establishments. Madami nang pwedeng bilhan ng kung ano-ano. Kumbaga, kompleto na ngayong panahong to. Pero nung panahon namin, nung bata pa ako, parang isa lang yung parang supermart dito sa amin. So talagang lumaki ako na naiintindihan kung gaano kahalaga yung money. Kasi hindi rin naman po kami ganun ka kayaman, kumbaga may yung normal lang na pamilya. So, mas naiintindihan ko yung importance ng money and saving na nadala ko din naman po sa paglaki ko. Pero as millennial nga, since madami na tayong mga nakikita, madaming pwedeng bilhin, and as millennial, meron na ding mga nagtatrabaho, parang mas dumadami yung mga wants. And mas na papagbigyan natin ng pansin yung mga wants natin instead of saving, instead of focusing on the needs, ay mas nagiging ano tayo, mas nagiging focus tayo sa wants kasi may pera tayo eh, kumikita tayo. So I think yun yung na-experience ko ngayon na tong age na to. Bago tayo pumunta dyan sa parang medyo adult age ka na, lumaki ka sa probinsya, paano ang mga gimmick, ang mga fun activities ng isang bata na lumaki sa Batangas? Paumanhin mo, Mika, kasi hindi ako, wala akong probinsya na pinalakyan eh. Wala ako the metropolis kagad ang ang nakita ko, maganda 'yon o pangit, hindi ko alam, depende siguro. Pero kayo noon, nung lumalaki kayo, nung mga bata pa kayo, ano ang mga wala pang kinalaman ng pera? Anong ginagawa? Madalas yung laro? Pinagkakaabalahan? Pera ng eskwelahan? Lumaki po ko na yung kaibigan ko nandito lang din sa kapitbahay. So yung time namin na after ng school,
Naglalaro lang po kami kasi meron ditong bakanting lote sa tabi ng bahay namin. So doon kami naglalaro badminton, lahat ng laro na laro na namin kasi hindi naman po uso yung internet, hindi din uso yung cellphone. So talagang ang pastime namin, ang bonding namin ng family, ng friends ay laro lang, usap, kwentuhan. Kaya uso po dito sa Batangas yung may mga tambayan sa ilalim ng puno ng mangga. Ganyan. Lang po yung yun lang yung meron noon. Kasi yun yung parang pinaka-pastime namin. And yun lang, puro laro lang po and kain. Are you coming from a big family? Ilan kayong magkakapatid? Actually, iisa akong anak. Po, sir. So, wala akong masyadong kalaro kundi dito sa family. And unang apo ako. So, yung mga pinsan ko po ngayon, lahat silang maliliit pa, bata pa. So, yung mga kalaro ko is yung mga kapitbahay ko lang, yung mga kaklase ko ng daycare. Kaya sila na din yung mga naging best friend ko up until now. So, yun po, ganun lang. Parang sobrang simple ng life before. Yeah. Doon mo talaga kasi makikita yung parang nakikita mo yung struggle pero andun din yung saya ng family kasi buo kayo yes, lahat correct, talaga. Correct. Oo. So nagamit mo na yung salita kasi tatanungin ko, madi-describe mo ba na yung pamumuhay nyo noon? Siyempre, nung bata ka, hindi mo pa naiisip na yun pala yun. Simple at payak lang yung lifestyle nyo noon. Simple at payak. Yes po, opo. Simple lang at kumbaga is wala parang walang iniisip. Kumbaga dara-daratsyo lang kung may problema, isipin lang may solusyon naman diyan, ganyan. And talagang simple, payak at saka masaya. Kung hindi mo masamain, ano ba yung hanap buhay o pinagkakakitaan ng pamilya ng magulang? What does your father do? Ngayon po, siya ay nung maliit pa ako, naglalako siya kung familiar kayo, nagbebenta siya ng mga, for example, mga frames, ganyan sa iba't ibang lugar. And then trading, my mom, trading opo, ganun. Mm-mm. And then my mom is a public school teacher. Ah, okay. Hanggang ngayon ba sila ay nagtatrabaho pa o nag-retire na si mommy mo? Si mama po nagtuturo pa din, well, modular learning and teaching. Pero si papa po kasi is naging jeepney driver siya. So meron kaming jeep and then binabiyahe siya ng papa ko. Kaya lang nga po, this pandemic na stop yung biyahe ng jeep. So wala din biyahe si papa, pero minsan nire-rent yung jeep namin kapag may mga malalakihang bilihan ng mga halaman, like for example, like that, inaarkil na po yung jeep namin and si papa'y nagda-drive. Kailan ka unang pinagkatiwalaan ng pera? Grade school ka pa ba lang ba? May allowance ka na? Anong edad ka unang pinagkatiwalaan ng pera? Siguro po nung daycare kasi ako, meron akong baon pero mga siguro 5 piso lang po. Kasi yung pasok naman nun is hanggang 11 lang. So, pag-uwi ko, doon na po ako kakain sa bahay. Pero may 5 pesos ako na pera. Yung pambili ko lang doon sa tapat ng school na tindahan. And then, nung elementary, doon po ako parang talagang natuto na mag-budget ng pera. Kasi nung elementary ako, meron akong baon na pang-lunch. Pero meron din po ako, minsan, meron din akong pera. Kumbaga, hindi po kasi lagi nakakapagluto si mama kasi nga teacher siya and busy din siya. So, minsan, binibigyan na lang niya ako ng money. Tapos, yun yung gagastusin ko for lunch. Doon po ako talaga natuto and then nung high school and then yung college talaga yung parang pinaka doon ko na realize yung importance ng money because just to share meron akong 200 pesos na baon every day nung college ako. So kapag po nagko-commute lang kasi ako papasok ng school. So ang pamasahin ko po noon is 40 pesos from Lemery to Lipa, and then from Agoncillo to Lemery is 10 pesos. So, ibig sabihin, 50 na kagad papuntang school, and then 50 pabalik. So, I only have 100 pesos left for my food, for breakfast, for lunch, and kung dinner, kung aabutin ako ng gabi sa school, and other mga other miscellaneous fees like yung mga food.
yung mga photocopy, ganyan. So, lahat yun pagkakashine ko. Pero, luckily, or parang nag-wonder din ako paano ko nagagawa na sa 200 pesos ko, na 100 na yung pamasahe ko everyday, may natitira ako, may naiipon ako. So, yun. Anong unang money lesson o paalala, pangaral sa'yo ng mga magulang mo nung pinagkakatiwalaan ka na ng pera? Meron ba silang mga napitawan o nakikita mo lang sa kanila and them being a good role model? Paano ang mga unang money lessons mo? Bago pa man yung budgeting, magulang mo ba mismo nagbigkas ng mentioned their advice, their reminder, warning about pera? Ano ang mga una mong financial literacy appreciation? Pag inabutan po ako ng pera, sabihin lang nila, automatic, tipidin mo yan na. So, yeah. Dun po, parang dun pa lang, I know kung paano siya, kumbaga, alam ko sarili ko na, sabi ni mama, tipidin ko. So, I only need to buy those important things. Yung talagang kailangan ko lang. And yun yung best na naituro sa akin ng parents ko na kailangan kong bilhin yung kailangan ko lang. Kasi share ko lang po ha, nung bata pa kasi ako, kasi kinukwento din ni mama, nung bata pa ako, as in maliit pa lang, tinatanong ko siya kung kapag may gusto akong bilhin na laruan, tinatanong ko pala siya before. Sabi ko, mama, may pera ka po ba? Ganon pala ako before nung bata pa ako. So siguro po nadala ko talaga siya hanggang sa paglaki ko, nung nag-aaral pa ako, nung binibigay pa lang sa akin yung pera, yung hindi ko pa siya sariling pera, doon ko mas na-appreciate yung importance ng money and kung paano ko siya dapat i-budget or i-save. Yung learning mo, yung pag-accept mo na importance of money, ito pa dahil sa, I hope you will not mind the question, ito pa dahil sa kakulangan ng pera, kakapusan ng pera, o dahil merong pwedeng gawin sa pera, magnegosyo, mag-invest, paano yung pagtanggap mo ng importance of money? Because of the lack of it or because what you can do with it? I think nung bata pa ako, it's because I've seen the struggle of my parents na isang doc na padala ko sa, well, we know naman Lasal is a high-paying institute. So, and hindi rin naman ganun kalaki yung kinikita ng mom ko as a teacher and as a jeepney driver yung papa ko. So, doon ko na-realize na I really have to value this money because pinaghirapan to ng parents ko. I've seen their struggle kung paano si mama maghanap ng itutuition ko per semester and how my dad will look for money kung paano niya kikitain yung babaunin ko naman kasi ganun yung hatian nila. So my mom will pay for the tuition fee and my dad will pay for my everyday na baon. So I think lack of it. Pero hindi naman po talaga as in walang-wala eh. Parang, yun nga, parang mas binavalue mo lang yung money na binibigay sa'yo. Kasi of course, hindi rin siya sa'yo. So, para gastahin mo lang sa kung saang bagay. So, siguro if I will rephrase that, sabihin mo kung tama ha, sabihin mo rin kung mali. Alam mo ang pera kinikita. Yes. Hindi lang sa yes. Diba yung mga sinasabi din ng mga matatanda sa atin nung malilita, hindi yan pinipulot, hindi yan pinipulot. Diba? Nakita mo yung struggle as you, appropriate term, kaya ko sinabi yung pag-rephrase ko, nakita mo yung struggle of your parents that they are earning, pinaghihirapan ng pera. Yes. Okay. So, nung nag-aaral ka hanggang umabot ng kolehiyo, actually, miskin na ngayon, meron itong itatanong ko eh. Paano yung peer pressure? Ano yung peer pressure? Yung nakita mo sa kaklase mo, uy, ang ganda ng pencil niya. Uy, ang ganda ng sapatos niya. Tapos, alam mo na kung hindi kaya, eh hindi pa mabibili o maibibigay ng magulang. Paano mo, nagkaroon ka ba ng ganon? Yung mga tumitingin ka, ang ganda nung, ang sarap ng baon niya, ang ganda ng boyfriend niya. Nagkaroon ka ba ng ganon?
Yes po, opo. Honestly, meron akong mga ganong scenario sa buhay ko. Kasi parang iniisip nila, ay, isa tong anak, ano to, spoiled to, ganyan. Oh. Pero hindi eh, hindi. Hindi talaga ganon. Kasi parang pinalaki ako ng parents ko na kung ano yung meron dyan, kung ano yung meron tayo dito, yun lang muna sa ngayon. Kung if you want other things, you have to work for it. And yun yung nadala ko din sa college kasi I have friends and syempre yung mga friends ko din naman na iba is yung mga yung talagang may mga pera ganyan. And for example sa cellphone na lang, for example, ang cellphone ko before ay laging sambot lang. Kumbaga ko ano yung pinaglumaan ng parents ko, yun din yung sa akin. Pero meron akong time na gusto ko talaga ng phone kasi yung pong phone ko is hindi na din siya maayos or kumbaga luma na din kasi talaga. And nasa college ako noon. And parang ang binigay sa akin ni Mama is parang kung gusto mo ng phone, kailangan nung pagtrabahuhan yan. So ang ginawa ko, naglaba ako for 10 weeks. 10 Saturdays para maibili ako na cellphone ni Mama nung college ako. Yun po yung parang dun ko talaga siya na-appreciate lalo kasi, you know, kailangan talagang paghirapan yung kung may gusto kang bagay. Nagtaba ka ng 3 Sabado, 10 Sabado. Opo. Kanino ka naglaba? Sino pinaglaba mo? Yung family ko po, damit namin lahat. Ah, damit bahay. Imbis na ipa-laundry o imbis na mapapagod pa kung sino yung naglalaba, ikaw. Kasi si Mama at si Papa po kasi before yung naglalaba talaga ng mga damit namin. Pero nung time na yun, nagustong-gusto ko talaga ng phone. yun, naglaba ako ng mga 10 Saturdays para mabilhan nila ako ng phone noon. And syempre, yung phone naman na yun, hindi rin siya yung talagang kumbaga yung parang latest model. Basta kung ano lang po talaga yung kaya namin bilhin that time. Basta magkaroon lang ako ng bagong phone kasi yung phone ko nga po nun is luma na din talaga. So, yun. Alam mo, natutuwa ako dahil of course, I will just take it na totoo yung kwento mo pero very real. Very real. So, yun yung unang beses mong may pinagkakitaan? Opo, yun. Yun talaga yung parang Tapos, nung college, since, yun nga po, nag-iipon din ako. And, yun nga, mahilig kasi akong sumali ng pageant talaga po. So, meron akong tawag dito, passion for mga pageant heels, yung mga marataas talagang heels, na mga sandals, yun nga. Ang hirap po. Opo, pero pag siguro pag talagang nahilig ka sa pageant, parang hindi na din talaga siya ganun kahirap na suotin, ganyan, nasanay na din. And ang ginawa ko nun is tag-ipon po talaga ako ng money from my baon para mabili ko yung heels na yon. So yung heels na yon, parang December ko siya binili kasi kaya ko siya December binili kasi naka-sale din. So meron akong medyo malaki yun din yung matitipid ko. So I still have that shoes, yung kaya lang sira na. Pero hindi ko siya tinatapon kasi memorable siya sa akin. May sentimental value. Oo. Pero tapusin ko yung usapin doon sa peer pressure. Kasi yan yung pagminsan na napapasa na rin yung pressure sa magulang. Hindi alam ng mga anak, yung mga magulang, yung tatay tsaka nanay, naku, kawawa naman yung anak natin na pinagtatawanan sa eskwelahan o binubuli. Diba? Napapasa sa kanila yung pressure. Lalo na kapag umaing yung anak, ano? Ma, pinapawa ko ng ganito, ganyan. Yun nga, sa gusto pa lang sa gusto. Paano yung mga pangangailangan? May project sa eskwelahan, kailangan magbayad, field trip. field trip, may dagdag na bayad, hindi makakasama yung anak. Nako, imagine the stress ng magulang din. Hindi lang yung anak na hindi nakasama dun sa field trip. Nako, pagkakataon na aside dun sa cellphone na meron ka nakita sa kaklase mo, na nakaramdam ka nung bata, about money, ang hirap ko mo magkaroon ng pera or bakit ba ganito, wala kaming maraming pera. Dumating ba sa isip mo na nung bata-bata ka
bago ka mag 18 na yung bata. Parang hindi naman po ako nag-question na bakit wala kaming pambili ng ganito kahit wow, meron ako nakita sa klase ko na ganito. Parang siguro po yung nasa mindset ko is siguro mabibili ko din naman 'yan in the future. Parang ganoon po siguro, pero hindi ako nagtanim na for example na kumbaga magta-tantrums ako kay mama na bilhin niyo ko niyan, ganyan. Kasi hindi po kasi din talaga nila ako parang in-spoiled sa ganyan. Kumbaga yun nga, kung anong meron, yun lang yung meron tayo ngayon. So kailangan appreciate lang kung ano lang yung meron sa ngayon. Very good. Yung miski na hindi ka pa tapos ng kolehiyo, may mga dumating ba sa isip mo, uy, naglaba ako ng 10 linggo, pwede akong kumita ng pera. Sa mga ibang pagkakataon na isip mo ba, ano ba ang pwede kong pagkakitaan miski na nag-aaral ka pa? Of course, yung marangal at disipline. Dumako ba sa isip mo miski na estudyante ka pa lang, ano ba ang pwedeng pagkakitaan? Dumating ba yan sa isip mo? Yes po. Actually, nung college ako, nagtitinda ako ng mga mani. Nag-repack po ako ng mga mani na ano, 5 piso, ganyan. Tapos ibebenta ko po kapag major subject namin. Kasi accounting technology graduate po ako. So yung major namin na accounting subject, medyo mahaba. Mga 2 hours, ganyan. So, nagbebenta ko ng mani para habang nagsosolve kami. Para habang nagsosolve sila ng problem, meron silang kinakain. Tapos mga, halimbawa, hikaw, ganyan. Nagtitinda din po ako before sa school, sa mga klase ko kasi. Sino naghikayat sa'yo? Paano ka naumpisang mag-simply trading? Buying and selling. Buying, di ba? Hindi mo naman gawa yung hikaw, di ba? Hindi mo naman gawa yung mani. Saan mo nakita yon? Sa papa mo? Yes po. Si papa kasi is nagtitinda din talaga before ng mga, yun nga, mga frames, ganyan. Madami siya, nakaabot po siya sa mga malalayang lugar. Tapos si mama din, nagtitinda siya minsan sa school ng mga mani din, ganyan. Sa mga estudyante naman niya. Kapag yun, kasi math teacher si mama. So kapag may sinasolve, mas okay na meron kinakain. So, yun. Doon ko po nakita and doon ko din nakita na ay pwede pala akong kumita. So, ba't hindi ko kaya try sa mga klase ko? Total, may papera naman itong mga klase ko. So, bentahan ko nga. Ayun, ganun. Yung manipa, brain food. Diba? Brain food. Yes, pang patalino.